Ang sabaw po niya parang gatas kaputi. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan, kami po ni Bossing ay manunungkit ng puso ng saging dahil ako po ay magluluto ng isdang yellow pin at yun po ay gaganga ko na may puso ng saging. Kaya po ako nakasombrero at nakakapote na dahil maulan nga po dito sa amin. At kanina po ay nagpunta dito si RJ at dinalhan po kami ng tatlong isdang yellow pin. Yan, thank you kay RJ, kay Talalay. At yun, bali, palis na nga po kami ni Bossing. Grabe po dito, maulan na po ngayon. Tara guys, samahan niyo po kami. Ayan guys, at nandito po kami sa may malapit po sa fish pond. At marami po ditong saging. Maraming puno ng saging at marami pong puso. Maraming puso ng saging. Ayan po. Ha. Ito po ay kananinong budoy. Kami naman po ay nagsabi na. Marami rin po papaya. Marami po ditong sagingan. Si Bossing po nakuha lang ng panungkit. Titingin daw po siya ng panungkit namin. Ito pong sagingan dito ay kana ninong budoy. Sila po ay ninong namin ni Bossing sa kasal. Ay kanina po ako nagpunta sa kanilang bahay at ako po'y nagsabi at ako po'y bibili sana. Ay wag, hindi na po pinabayaran sa akin. Huwag ko na daw pong bayaran. Yan, napakabait talaga ni Ninong Budoy. Salamat po Ninong. Sabi po ay sumungkit lang kayo at ano nga napupuspos lang ay sayang. Yan, thank you po. Yan po talaga ang kagandahan dito sa probinsya. Pwede ka lang humingi sa kapitbahay. Ito naman po ay dito lang mismo sa tapat po ng aming fish pond. Bossing ba daw? Yeah. Oh. Yan, pagsak agad. Yan, sir. Dito, dito, ang dami ditong puso. Oh, oh. Dito? Ay, siya nga, honey, maliit. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong puso. Oh. Nililipat ng hangin. Ayan, bagsak agad. Yung pang isa bossing mo, no? Puspusin na rin. Yun naman pong isa, ay bago pala. Yung pong isa iba yun, no? Yun. Bagsak. Parang ito namang isa busi nga ay puso ng kawanan eh. Ibang puso naman eh yun. Ibaba mo lang diyan asa may bato at pipicturan ko. Lapitan lang po natin itong isang puno. Oh, napakababa po. Oh, abot na abot laang. Pero yung ganito pong puso ay medyo mapakula. Hindi po kagaya ng puso po ng saba. Na hindi po siya mapakula. Yan guys, at ito na po yung puso ng saging na nakuha po namin ni Bossing. Tatlong peraso. Akin ako, bakit? Para kuman. Ay, ikaw. Para hindi na magsusukal tayo dun. Oh, sige. Tatanggalan na daw po ni Bossing ng balat. Yung mga unang balat. Para hindi na kami magsukal.
Yan po ay libre lana kukuha dito, libre lana hihingi. Thank you po sa may-ari ng Sagingan kay Ninong Budoy. Hindi madagtahan. Isa pa? Tama na, mamaya na lang ulit doon, anuhan, bawasan. Lagi naman po, ano, sumikat na ang araw. Mainit na. Kanina nung umalis po kami, grabe po ang ulan. Saka kaninang umaga, grabe po ang ulan. Dito rin po kami nangunguhan ni Bossing ng Pako. Yan. Nung may bisita po kami, sina Kuya Raul o si Paring Raul ni Bossing, ay dito po kami na mako. Yan. Yan ka na nagsukal, Bossing. Saan ka na may nabubulok? Bubulokan eh. Ay, masarap sa kare-kare. Kare-kare, mga minsan magkare-kare tayo. Okay na yun, huwag mo nang kabawasan. At mamaya ko nalang bawasan pa ng isa. Yan guys, at pauwi na kami. Pabalik na po tayo sa bahay para makapagluto. Ayan po, at nandito na kami sa bahay at pinapalang naman ngayon ni Bossing itong isda. Ito po yung isda na lulutuin ko. Ayan po, at ito na yung puso ng saging. Uhugasan na po natin ito. Pabawasan ko lang po at nakain na may masyadong matigas. Ayan, okay na po ito. Tapos diretso uhugasan na natin para mahiwa ko na po. Yan po, at bali ito na yung ating isda. Ito po yung nahugasan na rin. Yan, pagkatapos po ilalatag na po natin dito sa kaserola. Ayan guys, pagkatapos ilalagay na po natin itong isda. Ayan, iaayos lang din po natin ang lagay. Lalatag lang din po natin. Ayan, okay na po yan. Lalagyan po natin ng kaunting asin, kaunting paminta, ng bawang, at luya. Ayan po, at pagkatapos ay lalagyan po ulit natin ng puso ng saging. Yan. Lagyan po ulit natin ng kaunting asin, saka ng paminta, saka ng bawang, pati na rin po ng luya. Yan. Tapos maglalagay po ulit tayo ng isda. Lagyan din po natin ng sili. May isa pa po tayo ditong puso ng saging. Ihiwain ko na rin po at isasama ko na rin po ito. At ang aking pong mga anak ay mahihilig din po sa gulay. Ay baka mamaya ay kulangin sa gulay. Bali, tatlong puso po ito ng saging. Yan, idadagdag ko na rin po. Ito ko lang po ilalagay sa gilid. Ayan guys, at buhayin na po natin yung apoy. Lagyan po natin ng kaunting sukang sasa.
tapos ay isang basong tubig. Takpan lang po natin at ito po yung ating gagangahin. Yan guys, at nandito po si Dudutski. Dahil wala rin pasok. Parang sem break na po nila. Nakatatapos na po. At hindi na po nakatiis. Naantayin yung aking niluluto. Niluto. Ayan, may tira pa pong ulam kanina di yan si Kim na niluto. Si Kim baga ang Kuya Idro. Argentina na may itlog. Tapos po ay nagsigang po ako kanina ng bangus na may mustasa. At yan, kakain na daw po si Dudutski dahil nagugutom na. Hindi na naantay yung ating niluluto. Sige, kain ka lang muna. Pag nakain, Dudut, bitawan mo muna ang cellphone. Yan. Kailan ang balik ninyo? Sana po, 31. Yan, pag walang pasok po, nandito muna si Dudutski. Tapos, update ko po kayo dito sa aking niluluto. Ayan guys, at kumukulo na po ang aking sinaklang. Wow, talaga namang ang kulay po ng sabaw ay kulay gatas. Gawa po ng puso ng saging. Kapag ka po ganitong kumukulo na, ay pwede po nating tikman yung sabaw para maano po natin kung tama ba sa lasa o matabang. Pwede tayo magdagdag pa ng mga ingredients, asin at iba pa pong mga pampalasa na pwede natin idagdag. Medyo matabang. Dadagdag pa po ako ng asin. Tsaka konting paminta. Yan, okay na ito. Takpan po ulit natin. Ang sabaw po niya parang gatas kaputi. Guys, at naghahain na po ako nitong ating ginangang yalupin. Ayan. Grabe ang sabaw, kaputi. Ayan po, at gutom na si Bossing. Tsaka si Idro. Ayan po, 30 sandals. Maraming salamat po sa mga biyaya at pagkain na nasa harapan namin ngayon na magsisilbing kalakasan ng aming katawan. Ito po ang sama talang sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kaya na po tayo. Ayun, natin kayo dalawa. Kaya ako naman. Saka na ako na ulo. Kami lang po ang kakain at si Dudut nga po yung tapos lang kumain. Tapos ay si Milot po ay busog daw. Kaya kami lahat tatlo. Si Kim naman po ay iningatin po ni Boss. At kung lang si Kim po ay may practice ba kaya? Gagawa po ng podcast. Ah. Oh, daming tuyo. Takay puso lang ng saging. Sarap ng puso ng saging. Malambot. Tulingan ay medyo malamang. Ako po hindi na kain ng tulingan at ako po yung... Pag kumakain po ako noon eh, parang ako sumasama ang pakiramdam. Hihilupin niya eh. Parang ako nang babay na. Kain po tayo. Kain po. Stop. Masarap po lalo ito kung may gata. Hindi na po nalagyan ng gata. Nakalimutan ko na duha ni Kim. Sabi, uli-uli pa ako pagharap ng 5 minutes na pinakabili. Wala. May ulan din daan ang pinakasok ko. Sa Gusilat, Armero. Wala. Nagpuntahan na rin sa Gusilat. Mm-hmm. Wala naman ng tindahan ng gana yun. Meron.
Hinilip yung wala nyo. Sa tapang yun sa meron. Masarap po yung gulay. Meron pa doon. Eh, meron pa naman po dito. Tatlo yan. Tatlo yung puso. Gusto nalang ni Lian. Dito mo na. Ano kasi sa upangin niya? Hmm? Upangin niya? Hmm. Ay, nilagay ko lang ang siri din na yung wala. Tapos lang. Gusto pa puso. Pagdiyan pala ito sa mama. Ayaw ko niya. Makulimlim po ang panahon ngayon. Tapos po ay mahangin. Maganda po kapag ka humahangin at ito pong mga palay ay parang inaalon. Parang mga alon sa dagat. Ayan po at nandito na po si Kim at kumakain na po siya. Bali sila po ay anong ginawa nga ninyo nini? Podcast. Ay tapos na. Wala na bukas, hindi na babalik doon. Hindi na po. Ah, maigi naman. Pahinga na. Pahinga na sa bahay. Sila po ay sa January 31. Opo. Ang balik. Kumakain na po si Nini. Ang ulam po ay yung niluto natin na puso ng saging at saka may yellow bean at may barbecue. Bumili po si Bossing sa bayan. Nung pagkaon kay Kim ay bumili na. Sarap. Ayan po si Dudutski, bali sinamahan po ni Bossing sa kanila at kumuha po ng damit. Abo, at naki si Bossing ngayon. Anong saging yun yan, Bossing? Tordan. Ah, Tordan, wow! Saan galing? Sa kanila? Pahingin ni paring Edgar. Ay, di sakot mo ako ng Edgar. Ay, di na sa akin. Ah, di sa palayanan ako. Bago ko! Papay niya ginagat! Doon pala may Tordan pala. Sa mayroon nila. Ah! Yung pala yan.
Wow, sarap na yun. Bumawa si parang dyan ng sampung. Napotok na. Lalagay po sa sako para mabilis pong mahinog. Para hindi pati anuhin ng manok, honey. Hindi kagati. Doon mo sa dirty kitchen. Wow, ano iyan? Ayan po si Kulog. 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 Ay, alpasan natin si Kulog, bossing. Honey. Kulog. Natayo si Kulog. Pakalpasan ko lang. Tatahin yan.